Ito na guys, good morning. Ipapakabit na natin itong ating DeFi dashcam sa ating good old friend na installer. And papunta tayo dun ngayon. Sakto guys, magbibiyahe tayo after lunch papunta ng Manila. And pag nakabit natin yung dashcam, edi todo ano na to, testing and observation. Review na rin kung maganda itong ating dashcam na ipapakabit. Kung tatanungin niyo ako, madali lang naman ikabit itong dashcam na to kasi nga sa rear mirror natin ikakabit. However, yung wiring madali lang din. Kasi ano lang siya, USB, ilagay niyo lang dun sa car charger niyo. And or sa 12 volts na port. Pwedeng-pwede. But yung ano natin, yung pag lalatag ng linya sa mga molding natin. Natamad ako eh. Kaya papakabit natin kay Ka Luis, yung ating soaking installer na tropa din natin. Kung makikita nyo yung ano, mga dati kong videos na siya rin nagkabit ng ano, ng sensor, backup sensor ng sasakyan natin. And magaling kasi yun sa wiring. Tagal ko na siyang kilala and nakabarkada. Super sure yung ano, yung kung paano siya mag-install. Yung installation niya, lalo sa electrical, safe na safe. And mabilis, efficient. And malinis din siya gumawa. So, ayan guys, proceeding tayo doon sa Kister Auto Supply along Marcos Highway dito sa Baguio. Yan kasi yung auto shop niya. / ayan, installer. Though bibihira siya mag-install para lang sa malalakas na tao. Ayan, pinaunlakan niya tayo para mag-install nung dashcam. Okay, stay tuned and ayan, samahan niyo ako guys. Alright? Alright guys, ito na si Ka Luis ang magkakabit ng ating DeFi dashcam. Dito niya ilalagay yan. Ayan. Kanyang pinipintahan. Ito pre. Na-adjust yan. Para hindi bumangga dito. Ayos. Ayun oh. Ayun oh. Ala, may kinabit na lang ng ganun. Pumunta pa ako dito. Ayan, tapos na. Basic ba? Basic. Yan ating memory card. Kakabit natin dyan later. Ayan, binubusisi. Tulad ng pinakita ko sa unboxing sa ibang video. Ayan, ang question dyan is itong rear camera. Kung aabot sa pinakalikod ng cab ng sasakyan natin or ilalagay lang natin sa ano likod ng strada natin. Dito, sa salamin. Makasama pang panglinis. Pang sikwat yan eh. Buti nga mayroon na silang pinaano ano? Nasamang ganyan. Oo. Sa mga molding. Ay, iba yung binigay ko sa'yo. Ano yun? Original yun. Abot kaya. Yun ang question. Eh, bala ko sana sa plate number yan kung ano eh. Mahabang-mahaba. Palagay mo, mahaba ba yan? Mahaba. Sukat. Ilalagay. Yan ba ang padaan niya no, sa driver side? Dito kasi. Ay, pwede naman. Pero depende sa iyo. Pwede naman dyan. Balance naman yung head mirror. Ay, ano, rear view. Yep. Tansya pa lang, tansya. Sukat-sukat muna tayo for the meantime. Guys, dinidistrong ka na ni paring kay Luis. Ka Luis ang ating sasakyan para padaanin yung linya. Ayan, naninira pa siya. So, nagsama na yung video, input and power type C. Dito pa dadaanin. Though, meron namang provision yan, no? Daanan ng wires
si Estrada yan. Padadaanin dyan. Yun lang. Ito, kailangan din talaga baklasin molding para dyan dadaan yung wire pababa dito. Tapos dyan sa ayan, sa pinto papunta sa likod. Hopefully, umabot yung camera natin, ha? Yung kable. Dun sa power, bastante na yung ano, enough yung ano, yung length ng kable papunta dito. So, dito natin ilalagay. Since 12 volts port o kaya USB ang pwede natin pagsalpakan. We have provisions naman. Meron tayong USB dito. Ayan, kung nakikita nyo. Meron din tayong 12 volts port. Ayan, meron tayong dalawa. Kung matatandaan nyo, ito yung back sensor natin, guys. Ito. So, dyan lang din yan. Ito, nakakabit sa dito. Dyan sa 12 volts port ni ano ni Strada. Ang fuse niyan is 10 amps. So, that's more than enough. Kasi may hina lang din naman yung current power na kailangan ng backup sensor and bibihira naman natin gamitin tuwing atras lang tayo. Same true with our dashcam. Napakababang ano lang yan, amperahe. So, naka-join siya dito. Yung sa 10 amps, kaya na niyang i-handle yon, including phone charging. Ganun lang, dyan lang tayo kukuha ng power. Hindi natin i-complicate yung ating life. And ma-alter natin yung wiring ni Strada. Dito na lang tayo. So, safe pa rin yan, guys. So, ang ginagawa ni Paring Luis dito is, ayan. Diyan niya pinapadaan. Ito, sanay na sanay ito si Luis, eh. Since, Luis, ilang ano na? Ilang taon ka na nagaganito? Yung nagwa-wiring, naglalatag ng wire sa sasakyan? Since, ano? 2000, no? 2002 or 2005? Ganon. Eh. O, ayan. Kaya alam na niya bitukan ng mga molding. Eh. Tsaka alam niya kung paano iingatan yung mga clip. Lalo plastic tong mga clips natin. Pag nabasag to, wala na. Maingay na yan. May kakabit pero nangangatal na. Pagka ano, siyempre, hindi na tight fit dun sa ano, sa pinaglalagyan. So yan. Ganyan manira si ano si Luis. Yung back sensor natin nandito, though ako ang reference ko lang sa back sensor is the beep. Hindi ko na masyadong iniisip yung distance kasi medyo kabisado na natin yung distance sa likod. Kung depende sa beep nung ano nung sa tunog nito. But yeah. Pwede namang i-relocate ito kung gusto niyo. Kung dito nyo rin kinabit yung back sensor nyo, pwedeng i-relocate sa ilalim. Didikit yan sa ilalim. But sa akin, di na. Okay na yan. Ito guys yung ano, yung camera. Ayan. Yung molding na yan. So guys, yung molding, tinatanggal na ni Paring Luis. Ayan. Tatanggal ko yun ang clip. Kumawa na sa side na ito na uno. Oo. Dito, sa loob. Bakit? Pag dito, nakaklam siya eh. Nakaklam to. Pag hinila mo ito, maaaring masira yung... Kasi maliit lang yan. Oo, yung ngipin, no? Oo. Pag nawala ang ngipin, pag ibinalik mo, nakanganga na siya. Oo. O kaya maingay. Oh. Yan yun eh. Babibrate na. Oo, babibrate na. So yan, kita nyo ha. Ano yan, from the expert. Ilalagay ko rin yung link ni ano ni Luis dito. Sa Facebook siya eh. Ka Luis. Yung mga DIY niya guys. Ayan. Marami rin siyang videos recently about cars. Mga DIY, kung ano yung mga ginagawa. Magaling kasi ito, MacGyver ito. Diyan niya ngayon nilalatag yung ano, yung kable.
sa second row na tayo. Tulad ng tinuturo ni Calois, ang clip nandito, ang sikwat niya dito muna, huwag sa labas kasi nandun yung clip. Yan. Ang tanong, aabot kaya yung kable na yan hanggang dun sa ano natin, sa plate number, kasi dun natin nilalagay yung ano eh, yung rear camera. Makikita natin, guys. Ayan, guys. Diyan niya padadaanin yan. Meron kasing ano yan eh. Rubber plug sa flooring yan. Bubutas tayo dun. Butasin lang natin yung rubber plug na yan. Yung sakto lang yung kable natin. Hindi naman butas na butas, kundi gatla lang. Para lumusot lang yung wire. Ayan. Ayan. Yan yung may rubber plug. Diyan papasok yung wire natin. Hihiwaan nyo lang yan para lumusot. Patadaanin, and then baka hindi umabot sa ano eh. Baka hindi umabot sa plate number. Kaya baka dito natin ikabit. Yan. Somewhere dito natin ikakabit. Or dito. Kung ano yung malapit. Dito sa may bumper. Baka itututok na lang. Ayan o. Nilulusot na ni Luis. Dun sa rubber plug. Ayan. Ayan. Ayan na. Nilulusot na niya dyan. Ayos. Tapos, ayan. Sa ilalim na siya. Lulusot niya. So yun guys, problem with the rear camera, hindi natin mailalagay absolutely or sakto dun sa plate number, kundi dun na lang sa ano, sa may bumper side. Though safe naman yun, hindi naman masasayaran yun unless kung masayaran man, well, sorry. Pero hindi, okay lang siya. Dun natin ilalagay, no choice tayo kasi nga limited yung kable natin. Mga ilang inches lang eh. And sabi naman ni Luis, kung ilalapit niya, pero hindi guaranteed na mailalagay natin banda sa may plate number. Since nandito pa yung sticker nitong ating dashcam, ayan, sinasabi niya ulit na Type-C, ito yung mga kable dito. Type-C, audio-video in, AV in, and then SD card. Lalagay natin later. Probably touch screen to. Kaya ito pagka pinindot mo to, settings yan. Tapos kung gusto mo nang makita yung screenshot or picture, ito yan. Kasi ito pipindutin mo as camera pack. Camera, tapos automatic nandito sa picture gallery. Then probably ito, mute or unmute. Hindi ko alam. Hindi pa natin nasusubukan, but we'll see kung ano yan. Then ito, na-adjust na natin to para to give way for the... Nakikita nyo ba? Yan. Yan, makita nyo. Yan. Kaya siya na-adjust para umiwas tong camera na to dito. Dun sa stock na rear mirror natin. So, ganyan ang setup nyo. Yung green, phone holder ko yan. Diyan nakakabit. Ganda, sturdy siya. In-advertise eh. No? So, yan ang setup ko. Yan ang phone holder natin. And naiikot din to. Vertical and horizontal. Naharang lang tong ating backup sensor, but that's alright. Ang reference ko lang yan, tunog. Ipit, yung mga ganun. And then, alam naman natin, dun sa ibang video ko na merong line, merong grid lines tong reference line to reverse camera natin. Kaya alam natin yung distance niya. Ito meron din kasi yung distance na digital. So madali lang naman i-analyze. And then meron din siyang distance na dots pinapakita. Ito yung reverse parking sensor natin. Hindi yan kasama sa dashcam. Dini-discuss ko lang kasi naharang siya eh. Yan guys, testing natin.
Subukan natin kung mag-work, no? Though, hindi pa yan kasado. Ayan, ang gawin natin is tuklapin natin itong sticker. Itong protective. Pero, parang salamin din. So ito, plug na natin to sa USB. Kahit saan USB dyan, pwedeng-pwede yan. Tulad nito. Then, try natin. Isa pa. Power. Walang power. Nabunot. Yan. Yan na. Hello, DD Pi. Hello. No SD card, di pa natin kinubit. Please insert SD card. Sa salita pala to. Rear camera error. Ito sinasabi ko sa inyo guys. Touchscreen siya lahat. Pagka tinatch mo, then yung settings, album, snapshot, mic. Bakit naka-disable yan? Kasi wala pang memory card. Hold on, kabito na yung memory card, no? Kinukulit tayo. Itong memory card na, guys. Itong memory card is 1 to 8GB. Ito yung maximum na kayang isupport ni DPI dashcam. Ayan. Kaya DPI din yung ano eh. Yung brand. Ikabit na natin to. Pagkabit ng memory card dito lang yun, ito yung memory slot. Kabit na natin guys. Ayan, dyan natin lalagay. Hanggang dyan lang ba? Or dito? Hindi na kasi batak na batak na yung ano, yung wall nung step. Ay, oo. Meron na toto. So hanggang toto. Oo nga eh. Hindi, tatlo kami dito. Yan, yan. Bangga na yan, ha? Oo nga, meron pa dito. So, eto lang. Dito na tayo. Oo. Mas okay na yan, may clearance na konti. Oo. Mayroon naman yung batak na batak. Yan. Yan. Ito sa may bumper. Yan. Dito lang natin ilalagay sa ilalim. Pwede na yan. Ia-align lang natin kung nasa tama yung angle. Saka natin siya i-fix. Ayun. Saan ang wiring niyan? Ito. Tago naman ang wiring niya. Ayan. Ito po ang tago. Ayan. Ito na guys. May kabit na natin. And ayan. Meron din naman siyang mirror pa rin. Ayan. Nakikita niyo. Though pagka may video na, hindi niyo namaan yan. Makikita yung mirror, parang masasapawan na siya. So, start natin. Mag-initialize yan. DDPi pala. Tignan mo, sasalita yun. Hello, DDPi. Yun. Yan ang front camera. Adjust natin ang adjust natin yan dito. Parang makakambi lang natin. So, pwede rin natin adjust ng pakanan o pakaliwa. Yan. Depende. Ito naman sa likod. Rear camera view. Yun. Medyo nag-clear. So, hanap tayo ng lugar na clear. Nagre-record na siya guys. Recording. So yan guys, naikabit na natin. Makikita nyo, widescreen siya. Ito yung rear. Yan yung rear natin. Yung front. Yun. Ganda, malinaw and wide.
Bali yung placement ng camera natin. Ito guys. Hanggang dyan lang kasi inabot ng kable. Hanggang lang. Pero maganda naman yung viewing angle niya. And maganda rin, nasa ilalim siya. Hindi ganun ka, alam mo yan. Hindi ganun kadali mabasa. Ayan. And the wiring is pulido. Tulad ng ginawa ni Luis. So guys, yan. There you have it. Ito yung installation ng DDPi. So ang tamang pronunciation is DDPi. Tulad ng sinasabi ng pag inoon natin ito lumalabas. DDPi, sinasabi niya. Ayan yung installation. And do watch out for the testing and operation ng ano natin, ng dashcam on the third part of this video. So masyadong mahaba kung isasama ko pa yung operation and paano yung settings ng camera natin. For now, ito lang guys yung installation process and bits of information, yung feature ni dashcam ni DDPi. Okay guys, I hope you like the video, and if you're new to my channel, please don't forget to hit that subscribe button and the notification bell as well para sa mga future videos na ipopost ko sa YouTube. And also, if you like the video, again, like and share. Alright? Sige guys, I'll see you on the next vlog. Goodbye!